Isa pong grade 8 student ang dinukot umano sa parking lot ng LaSalle Green Hills. Pero ang biktima, pinakawalan din matapos umanong bayaran ng mga magulang ng biktima ang kidnapper. Sa ngayon, hawak na po ng polisya ang tiyahe ng biktima na kasabwat umano sa krimen. At mula po sa Pasig City, nakatutok live si Emil Sumangin. Emil. Vicky, nagkaroon ng major development sa kaso ng napabalitang pagdukot sa isang grade 8 student ng LaSalle Green Hills. Kani-kanina ay sumuko po sa Pasig Police ang tiyahin at ang nagsilbing driver ng sasakyan kung saan sinasabing sumakay at sumundo dito sa grade 8 student na ito. Inamin niya, Vicky, sa Pasig Police na may kinalaman siya sa pagdukot sa bata. Kinasabwat daw siya ng isang alias Billy para dukutin kunwari ang bata at kumita ng pera sa pamamagitan ng ransom na kanilang hihingin mula sa magulang ng bata. Samantala, Vicky, subject pa rin ngayon ng manhunt operation si alias Billy ng Pasig Police. Narito po ang aking report. Sa parking lot ng LaSalle Green Hills, bandang alas 2 kahapon, dinukot umano ang isang estudyante sa grade 8. Ayon sa inisyal na ulat, pagsakay ng bata sa loob ng Toyota Vios na minamaneho ng kanyang tiyahin. Bigla raw sabay din na pumasok ang isang lalaki sa kotse at tinutukan ng bata at ang driver. Declared a hold up. Yan. Naka-cover daw yung panay. Nangangailangan daw siya ng pera dahil may sakit daw yung kanyang anak. At nangangailangan siya ng pera. So nag-declared siya ng hold up. In the course of their conversation, yung suspect nag-demand daw 100,000. 100,000 pesos ang una raw hiniling na bayad ng suspect sa magulang ng bata para siya ay pawalan. Said money was reduced into 14,000 and was given to the suspect at Tandesitas in Pasig City. Ayon sa report, mula sa eskwelahan pagkatapos na magkabayaran, iniwan ng bata sa isang commercial complex sa Pasig. Habang ang suspect, nagpakatid pa raw sa driver sa Mandaluyong. Ngayon, iimbestiga ng pulisya kung papaano sinetap ang krimen. Ipatatawag ang security personnel ng LaSalle Green Hills at aalamin kung may mga kasabwat pa sa loob ng pamilya ng biktima. Ano-ano mga unang-una mong gagawin, sir, para magbigay? Siyempre, aalamin natin talaga yun sa CCTV camera kung ano nangyari talaga sa area na sinasabi nilang oras. At aalamin natin yung mga sinasabi nilang areas na yon. Pupuntahan natin. Natunto na GMA News ang bahay ng estudyanteng umano'y dinukot. Wala ang bata sa bahay kanina. Hindi raw pumasok pero ayon sa kanilang kasambahay, nasa eskwelahan ng bata kasama ang kanyang ama't ina na kinukunan noon ng salaysay. Hindi pumasok po. Hindi pumasok? Kasi interview nato sa LaSalle. I-interview siya sa LaSalle? Kamusta ko yung bata? Okay naman po, kasi parang hindi naman niya alam. Natuntun din namin ang bahay ng driver. Ito ang tiyahin at ang kasama ng bata nang sinasabing tukutin. Pero hindi pa raw sila handang magsalita ngayon. Inireport sa Pasig Police ang insidente pero for record purposes lang daw ito at hindi na nagpa-imbestiga pa ang magulang ng bata. Ayon kay SPO4 Maria Bala, siya yung chief investigator ng Women and Children's Desk ng Pasig Police, nagbigay pa ng karagdagang detalye itong suspect na tiyahin at nangakong makikipagtulungan para mabigyan linaw ang kaso. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Emil Sumangil.